It's too big to ignore. They're China. Country is battling a new and mysterious form of pneumonia. Yeah, outbreak in North China. Ngayong araw, dala ko sa inyo ang masamang balita ng isa pang mabangis na pandemya mula sa China. Isang mapanganib at misteryosong uri ng pneumonia. Ito ay nagdulot na sa ilang mga lungsod tulad ng Beijing at Xi'an noong 2020 at 2021. Ano nga ba ang pandemya ngayon na nangyayari na naman sa China? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kung nais mong makatulong sa ating channel at nais mo na mga ganitong content, inaanyayahan kita, kaibigan, na i-click ang subscribe button at notification bell upang ma-update ka sa mga contents na katulad nito. Maraming salamat at God bless sa iyo. Ang pinakamasidhing inilabas ng produkto ng China, ang COVID-19, ay nagdala ng mundo sa pag-urong. Maribang gugulati ng mapagsik na pneumonia na ito ang buong mundo ngayon? Muling nakakasakit ang mga tao, muling natatabunan ang mga ospital sa China, at ang mahabang pila para sa mga kama sa ospital ay bumabalik. Muling sinusubukan ng China na itago ang katotohanan at muling lumalabas ito sa kanyang kontrol. Kinakabahan ako patungkol dito at dapat ka rin mabahala, lalo na kung ikaw ay may anak at hindi pa nabaksin sa bahay o mga nakatatandang na may comorbidity. Ikapa sa WeOn News, tingnan mo kung anong nangyayari sa China. Puno ang mga bata at mga ospital. May mga larawan mula sa lungsod tulad ng Xi'an na nagpapakita ng magulang na pumupuno sa mga ospital, at mga video sa social media na nagpapakita ng mga bata na nag-aaral habang may intravenous drip sa ospital. Pareho ito ng kwento mula sa kapital Beijing hangang sa mga probinsya tulad ng Liaoning at sa maraming lugar. Kansilado ang mga klase. Ito ay isang mapanganib na pag-eko ng mga eksena noong mga unang araw ng virus sa Wuhan. Sa gayon na sitwasyon, napipilitan na magsalita ang China. Kamakailan lamang, isinagawa ng China's National Health Commission ang isang press conference kung saan inamin ang biglang pagtaas ng mga kaso ng mga respiratory diseases. Subalit sinikap nitong bawasan ang kahalagahan ng sitwasyon. Sinabi ng mga otoridad na maaring ang mga may sakit ay dulot ng pagkalat ng influenza, pneumonia o RSV. Sa madaling salita, iniisang tabi ng China ito bilang isang pangkaraniwang pagtaas ng kaso ng pneumonia. Ang pneumonia ay isang impeksyon na nakaka-apekto sa baga. Ang mga nagkakasakit dito ay may ubo, lagnat at kung minsan ay pagpapahirap ng paghinga. Ngunit ang nangyayari sa China ay iba. May mataas na lagnat, may pamamaga ng baga, ngunit walang ubo. Ito ay hindi pangkaraniwang pneumonia. Tandaan mo rin ang Wuhan virus na nagsimula bilang isang hindi may paliwanag na pneumonia. Ang parehong surveillance platform na nagtanong tungkol sa hindi kilalang virus noong 2019 ay naglabas na naman ng alerto ukol sa misteryosong pneumonia sa China. Ang mga magulang sa China ay nag-aalala at nagtatanong sa mga otoridad kung ito ay isa na namang tinatakpan na epidemya ng China. Ang paglalakbay papunta at mula sa China ay napakalaki at tila isang bagay na oras lang bago maging pandemya na pwedeng pumatay mula sa China. Ito ba ang nangyayari? Pansinin ang timing. Ang unang kaso ng Wuhan virus ay iniuugma sa pagitan ng mid-October at November. At ngayon ay Nobyembre na naman. Sa pamagitan ng Disyembre 2019, kumalat na ang Wuhan virus sa lahat ng probinsya sa China. At sa Pebrero, halos 90 na bansa ang na-infect. Sa Marso, 990,000 na tao ang na-infect at nag-ubisa ng mamatay ang libu-libo. Ang Marso ay 4 na buwan lang at wala ng oras. Nasaan ang World Health Organization? Nasaan si Dr. Tedros at ang kanyang team? Sila ba'y nagtagumpay sa kanilang misyon? Sila ay nahuli sa kanilang tugon sa krisis, nahuli sa pagdeklara ng pandemya, sapagkat sila ay labis na abala sa pangangalaga sa China. Mahigit na 6 na milyong tao ang namatay dahil sa Wuhan virus, at tila may isa pang virus na handang tumalon sa mga border. Ang WHO ay muling nagtatangkang takpan ang totoong nangyayari sa China. Kung makikita mo ang opisina ng WHO sa China na humihingi ng impormasyon mula sa Beijing at humihingi rin ng mga lab results, sinasabi ng opisina na ang mga kaso ng undiagnosed pneumonia sa mga bata ay maaaring hindi konektado sa kabuuang pagtaas ng mga impeksyon sa respiratory sa oras na ito. Sa ibang salita, niloloko ng China ang lahat at ito ay hindi isang seasonal flu. Mahindi tama sa nangyayari.
Ngunit ano ang ginagawa ng WHO sa halip na maglabas ng alerto? Nagtataas ng babala sa China. Isang pangkaraniwang check ang iniutos. Iniulat lang ito ng WHO sa inyo. May mga video ng mga bata na nag-aaral habang may intravenous drip sa ospital. Paano ito naging pangkaraniwan? Sa ideal na sitwasyon, dapat sumagot ang China sa mga babala ng WHO sa loob ng 24 oras. Ngunit si Dr. Tedros ay walang kahingahan na paalalahanan ang China na ang deadline ay lumipas na at maraming buhay ang nakataya. Ang tanong ay, may plano ba ang WHO patungkol sa bagay na ito at paano ito mapipigilan? Santiago 1 verse 2-3. Mga kapatid ko, iturin ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaibigan, kailangan natin magtiis sa mga bagay ng katulad nito. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap. Ngunit alam natin kung sino ang dapat nating kapitan sa mga pagkakataong ito at walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya sapagkat naniniwala ako sa Kanyang pangako na hindi Niya tayo papapayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng mga pangyayari sa mundo na hindi po namin mawari kung ano na nga ba ang nangyayari, ay wala po kaming ibang gagawin kundi manampalataya sa inyo. Panghawakan Panginoon ang inyo pong pangako dahil kinakailangan po namin ito ngayon at sa aming mga hinaharap na sitwasyon. Salamat po Panginoon sa inyo pong pag-aalaga sa bawat isa at salamat sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, na wala na pong pandemya, wala na pong problema at digmaan. Salamat Panginoon at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy niyo pong alagaan Panginoon ang mga kaibigan po namin sa China pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.